welcome back to our channel. And for today's video, i-share ko lang sa inyo ang aming coffee corner or aming coffee nook with the B Coffee Co machine. Ayan, so napakasimple lang ng ating coffee nook or coffee area dito sa bahay. So, as you can see, nilagay ko lang siya dito sa ilalim ng stairs. Ayan, kasi itong ilalim ng stairs kasi open space siya. So, dito sa right side, papunta na to sa kitchen. So, kitchen actually siya talaga. So, kaya naisip ko na dito na lang sa ilalim ng stairs para hindi na makadagdag ng space dito sa ibang area. Like, kung ilalagay ko siya dito sa may hagdan or what. So, okay naman kasi open space siya. Ang maganda doon ay walang wall dito sa, ano, sa gilid ng ilalim ng stairs. Kasi kung may wall siya dito, parang mas makakasikip siya or mas makakasuffocate siya kung magtitimpla ka ng coffee. Ayan. So, as you can see, meron tayong yung B Coffee Co. na machine na freshman machine. Actually, meron na silang bago ngayon, yung sophomore machine. So, gusto ko sana yun. Kaya lang, syempre, I'm pregnant right now. So, hindi ko pa plano na bumili ng ganun. So, ito na muna kasi hindi naman ako nagko-coffee lately. Nagko-coffee lang si Papa at si Kuya Yale minsan. Yun. So, ayan. So, and April to, last year nabili. So, more than ilang months na siya. So, okay pa naman siya until now. And then, as you can see, meron tayong lalagyan. Actually, yung mga capsules ko, these are all B Coffee Co. na capsules. Dati bumili ako ng ibang brand ng capsules, like yung Starbucks. Kaya lang ang mahal na niya ngayon eh. So, yung B Coffee Co. kasi usually, inaabangan ko yung sale sa Shopee. So, usually, ang price ng B Coffee Co. na capsules na ganito, yung box of 10, nasa 249, mga ganon, or 259 pesos. Pero kapag Shopee sale, kaya yun yung inaabangan ko, ay bumababa siya. Nagiging siyang 219 pesos. Tapos yun, diskartehan mo na lang ng mga free shipping vouchers and cashback. Ayun. So, tapos gumamit ka ng coins, pwede rin. So, ayan. So, ito, ilalagay ko rin yung link kung saan ko nabili ito. Kasi ito na yung pinakamura na rotating metal rack for my capsules na nabili ko. Actually, 4 to. Wala nga lang laman to kasi hinihintay ko pa yung in-order ko nung sale. So, yan. 10 capsules yung kasha sa isang side. So, ayan. So, it can hold up to 40 Nespresso capsules. So, any Nespresso size na capsules ay kasha dito sa ating B Coffee Co. machine. So, any brand pwede as long as Nespresso style yung capsule niya. So, hindi kayo pwedeng bumili ng Dolce Gusto kasi malaki yun, di siya kasha. Ayan. So, lalagay ko yung link nito sa description box. And then, itong thermos na to, actually, napanalunan ko to nung Christmas party sa raffle, ayan, sa Brand Bus. Hindi ko pa siya nagamit, so nilagay ko lang siya dyan. So, it will be useful naman siguro in the future. And then, ito. So, itong, anong tawag dito? Frother, ayan. Frother 1 na to. Actually, separate ko itong nabili. Kasi yung dating kasama ng B Coffee Co. na ganito, mas maliit siya. Tapos, battery operated siya. AA na battery. Kaya lang, after ilang months, nasira siya. So, hindi na lang siya bigla gumana kahit na napalitan ko na yung battery. So, sabi ko, bili na lang tayo ng rechargeable. And this one is rechargeable. Mura lang din siya. I think more than 200 pesos lang siya. So, rechargeable siya. Pwede dito yung Android type ng, ano, ayan o. Pwede dito yung Android type ng charger. Ayan. And matagal yung buhay niya. Tagal na itong charger ni Kuya Yale. Ayan siya. So, iba-iba yung, ayan yung ginagamit namin pang frot ng milk. Ayan. So, lalagay ko na lang din yung link sa description box. Next up, syempre, kapag meron kang coffee corner sa bahay, gusto mo maglagay ng mga pang flavors. Ayan, yung mga syrup. So, ayan, Torani yung choice of
syrups namin. So we have salted caramel and then we also have peppermint here. Yun yung laging meron kami. I don't know kung nakailang bote na ba ako nito. Especially yung salted caramel kasi favorite namin yan. And then we also buy sa Starbucks. Ngayon mahal na yung sa Starbucks. Dati 175 lang yung isang bote nito. But ngayon, 250 na yata siya. I think ito yung huling bili ng kapatid ko. Eh, pinabili ko sa kanya. Kasi yan ang gusto ni Kuya Yale, yung Starbucks na vanilla. Tapos, itong mga pumps na to, ayan yung gold na pumps. Actually, ginipit ko lang to. Kasi isa lang yung size niya. Yung size niya is good for the Torani na malaking bottle. Ayan. So, ang ginawa ko, ginupit ko na lang siya. Or, hindi ko siya ginupit. Actually, gumamit ako ng knife. Kasi medyo matikas siya. So, para magkasya siya dito sa Starbucks na bottle. And, ito na yung pinakamurang nabili ko. Kasi nga, syempre, kapag nasa Shopee ka, iba-iba yung mga prices. Depende sa location ng seller. Ang ano lang, mura siya for 5 pieces. 5 pieces ng pump na ganito. Meron pa akong isa dyan. So, 5 pieces, I think, hindi man ako nag-buy ng 500, mga ganon. Mga 300 something lang ata to or what. Kasi, nung naghanap ako sa Shopee, sa mga local sellers, medyo mahal siya. Pumapalo siya ng mga 300 each. So, each ha, each, take note. Each pump na ganito, na gold, nasa 300 pesos ang isa. So, naghanap ako, pero overseas itong nabili ko. So, sa China siya. So, okay lang kasi mga 1 week lang naman yung inantay ko para dumating to. So, okay lang din naman. Worth the wait kasi okay naman siya. And, so far, sa 1 month na ginagamit namin to, wala pa naman akong na-experience na langgam. Hindi pa namin na-experience na langgamin yung mga syrups na to. So, I think okay naman siya. For us, ha? Pero kasi kami, nag-aircon kami so dito sa baba. So, siguro yun din. Pero I advise na from time to time, kailangan nililinis to or wina-wipe itong pinaka-mouth niya. Yan. Kung saan tumutulo yung mga syrup. Anyway, itong parang acrylic na nalalagyan na to. Yan siya. So, nabili ko pala to sa Mr. DIY. So, mura lang to. Check nyo na lang sa Mr. DIY kasi alam niya naman mura lang doon. O sa Japan Homes, yun. Mura lang to. Wala man tong, siguro mga nasa 60 or 70 pesos lang itong lalagyan na to. And very sturdy siya. Last year ko pa rin to nabili. So, matagal na. Tapos, syempre kapag, kasi nagko-cold brew rin pala ako. So, yun. Dahil nga yung bin-business ko. So, bumili ako nito sa Mr. DIY din itong maliit nito. Mura lang ito, nasa 30 pesos. Tapos, itong long spoon na ito, nabili ko naman siya sa SM Depth Store, sa SM Homes. So, dun sa kitchen area. Pero, meron din ito kasi bar spoon siya. So, spoon, tapos may fork siya sa kabila. Meron din ito sa Shopee. Gawan ko na lang din ang link sa description box. And then, we also, pang-stir ito ha, pang-stir, pag kailangan mag-stir ng coffee, ganyan. And then, syempre ito, we have this stainless na milk jug for frothing milk, ayan. So, dito nilalagay yung milk kapag ifa-froth na natin, ayan. So, pag ganyan siya. And then, sa Shopee ko ito binili pala. So, ilalagay ko rin yung link. Lahat ng mga binili ko sa Shopee, ilalagay ko yung link sa description box. And then, I also have this. Ayan. So, mura lang to, I think. Pero, binigay ito sa akin na free kasi may in-order kasi akong syrup. Tapos, nakalimutan ilagay dun sa packaging. So, nung dumating yung packaging, kulang yung order ko. Tapos, ayan, binigay nila sa akin to na free. Pero, lagay ko rin yung link kung saan to pwedeng bilhin sa Shopee. Mura lang yan. And then, ito. Ayan. Pwede rin itong gamitin not just for sugar syrup or for syrups ng coffee. Pwede rin itong gamitin pang plating. Ayan. Overseas ko rin ito nabili. Yung isa nabasag. Pero overseas ko yung nabili. And I think nasa, wala mo siyang 100 pesos or 100. Parang mga ganun. So, okay lang din. Okay naman siya. So, mga essentials lang for coffee. Ayan. And then,
Ito, ayan, itong tray na to, 14 kahoy, anting puti, ayan, pwedeng-pwede yan. I'll put the link sa Comerico ito. Comerico yung nagbibenta nito sa Shopee. So, I'll also put the link sa description box. It's a multi-purpose tray or holder. Pwede siyang gawing decoration sa bahay. Pwedeng lagyan. Ito nga, nilagay ko yung mga coffee. Ito, kasi meron akong ganito na coffee. Itong mga jars na to, nabili ko lang din to sa Mr. DIY. So, isang set na siya. Dalawa ng malaki, dalawa ng maliit. Tapos, nandito yung anim ko. Ayan. Nandito siya. Tapos, ayan yung mga coffee beans. And yung grinder ko kasi, nandito sa may kitchen counter. Hindi ko siya nilalagay dito. Ayan. Anyway, isa lang pala yung coffee, ano, tawag dito, coffee poster ko. Actually, ano to eh. Ayan o. Ano siya? Ano tawag dito? lata. Ganun, lata siya. So, nabili ko siya last year din. Lagi ko na lang yung link. And then, ayan, maganda siya. Wala lang, coffee menu lang para pang display lang dito. So, itong cabinet na to, nabili ko siya from a local seller. I think sa Minalin, sa Pampanga. So, nabili ko siya, I think, mga 3-4, 3-5, mga ganun ata. Lagi ko na lang yung Facebook page nila dito sa description. Ayan, so meron siyang dalawang drawer na natin buksan. Makalat yung drawer, ayan. So, may dalawang drawer siya. And then, may dalawang layer din siya. So, dito sa baba, ayan, yung rattan basket na to, nakuha ko lang din to sa sponsored product. Ayan, so ayan, meron kami dyan. Dyan ko nilalagay yung mga unopened na milk. Unopened, kasi kapag na-open mo, kailangan mo na siyang ilagay sa ref. Tapos yan, yung mga Kirkland, Coffee Mate, Nesquik. Ayan, yung lemonade sa ibaba. Ano yan, mga padala yan ng bayo ko, ng brother-in-law ko from the US at siyang sister-in-law ko. So, meron din ako syempre yung coffee, instant coffee, para pag nagpupunta dito sina mama, sina papa, yung mga kapatid ko kasi minsan hindi naman sila nagtitimpla. Ang mahilig lang magtimpla rin ng mga coffee na ganito yung mga pamangkin ko. Yun. So, yan, may mga konting snacks, crackers, ayan. Dito na lang din nilagay sa ibaba. And then, meron din ako ito. Medyo luma na to. Last year ko pa ito nabili nung nag-start akong magka-interest sa paggawa ng coffee. So, French press siya. I'll also put the link sa description box. Ayan. Thank you for watching this video. And sabi ko nga, lahat ng mga nabili ko sa Shopee na nandito sa aming coffee corner or sa aming coffee nook ay nasa description box below. So, click nyo lang yung mga link, yung mga Shopee links na yan. Kasi lahat ng mga nire-recommend ko naman sa inyo ay for sure gumana or maganda. Nagandahan ako, maganda ang quality. And so on, na-try ko na. So, hindi naman ako mag-recommend sa inyo na hindi ko pa na-try. Siyempre, ayoko naman na magpahiya sa inyo. So, lahat ng mga nandito sa aming coffee corner or sa aming coffee nook, ay na-try ko na lahat. Sabi ko nga, yung aming B Coffee Co machine, since April of last year, gamit na namin yan. And until now, gumagana pa rin naman siya. So, ayun. hindi ako nag-opt for an espresso machine. Alam niyo yun, yung maraming mga tools. Kasi nga, tinatamad ako. I'm so busy sa work. So, ayoko rin ng mga madaming ginagawa. Anyway, I'm also doing French press coffee. And nag-cold brew rin naman ako. So, this one is enough for me. Mas madali lang din siyang gamitin ni Papa at saka ni Kuya Yael. Kasi medyo complicated for them kung mag-espresso machine kami dito sa bahay. So, this new coffee ko machine is perfect for them to use as well. Kasi it's user-friendly rin. And again, thank you so much for watching this video. And if you have any comments or suggestions, just comment down below. See you on our next video. Bye!